Sa mga nakaraang mga araw, napansin ang matinding pinsala at pagkawasak sa iba't ibang bahagi ng China dahil sa walang tigil na pag-ulan at pagbaha. Isang kritikal na pangyayari ang pagkawasak ng isang dam at pag-collapse ng isang tulay na nagdulot ng mas malawakang epekto at aksidente sa mga lugar na naapektuhan. Ang ganitong mga pangyayari ay nagtutulak sa mga individual at komunidad na isipin kung ito ay isang bunga ng karma o ang epekto ng hindi inaasahang mga dilubyo na sumapit sa kanilang bansa. Ang tanong, ito nga ba ay karma na? At ano-ano pa ang ibang kalamidad ang tumama sa bansang ito? Ating aalamin. Simulan muna natin noong July 6, 2024 kung saan ginulat ang China ng isang dilubyo nang napabalitang bumigay at nawasak ang isang dam na tinaguri ang pangalawa sa pinakamalaking freshwater lake sa kanilang bansa. Ito ay walang iba kundi ang Dongting Lake. Ang 226 meters at 740 feet na tulay sa China ay nawasak at sumabog dahilan upang ang Dongting Lake ay umapaw dahil sa pangyayaring ito. Itinakda ang pagkilos ng mga autoridad upang ilikas ang humigit kumulang 5,700 residente sa lugar. Sa kabila ng insidente, walang naitalang pinsala ang mga autoridad. May mga nakuhanan ng video ang pagguho ng tulay, paglabas ng tubig mula sa ground fissure, pagsabog ng ilang mga sasakyan, at pagbaha sa mga bahay sa nasabing lugar. Upang tugunan ang krisis, nagpadala ang Emergency Management Ministry ng mahigit 800 personnels at halos 150 sasakyan kasama ang 12 dozenang mga bangka upang magbigay ng agarang tulong at rescue operations sa mga naapektuhan ng baha. Mahigit 2,300 rescue workers naman ang binigyan ng tungkuling magtayo ng ikalawang linya ng depensa laban sa pagtaas ng tubig baha. Dahil sa sitwasyon, ang lahat ng mga kalsada patungo at palabas ng Huarong sa Hunan ay pansamantalang isinara upang mapanatili ang kaligtasan ng mga residente at maiwasan ang mas malalang pinsala. Naabisuhan din ang publiko na limitahan ang paggamit ng mga kalsada at mahigpit na ipinagbabawal ang pamumuhay maliban sa mga emergency vehicles na nasa operasyon sa pagtulong sa mga biktima. Sa pagsalakay sa kalamidad, tinawag ni Pangulong Xi Jinping ang all-out na mga pagsisikap sa rescue at relief operations upang protektahan ang buhay at ari-arian ng mga naapektuhan. Upang suportahan ang pagtugon sa krisis, naglaan ang sentral na pamahalaan ng karagdagang 540 milyong yuan para sa tulong sa Hunan at iba pang mga rehiyong labis na naapektuhan ng panganib ng kalamidad. Ang mga hakbang na ito ay iginagalang at pinahahalagahan upang masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayan na naapektuhan ng trahedya. Sa pag-ulan na naganap noong mga nakaraang araw, ang Miluo River sa Pingjiang County ay umapaw sa pinakamataas nitong antas sa loob ng 70 taon. Ito ay naging sanhi ng pagtaas ng antas ng emergency response ng lokal na pamahalaan sa maximum level upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente at apektadong komunidad. Noong nakaraang buwan, nasaksihan din sa Hunan ang mapanirang mga pagbaha sa bundok at pagguho ng lupa kasabay ng trahedya kung saan 38 katao ang nasawi sa katimugang lalawigan ng Guangdong. Pero hindi pa riyan nagtatapos dahil noong nakaraang buwan, nakaranas ang China ng matinding pag-ulan na nagdulot ng pagguho ng lupa at pagkamatay ng hindi bababa sa 9 na tao. Kasama na ang pagkawala ng kuryente sa mga nayon at pinsala sa mga pananim. Ang pagkawala ng kuryente sa Meizhou ay nagdulot ng hirap sa higit sa 130,000 kabahayan at isinasagawa ang evacuation at rescue operations para madala ang tulong at kaligtasan sa mga apektadong lugar. Sa iba't ibang parte ng Timog China, tulad sa Pearl River Basin, ang pagbaha ay nagdulot ng paglikas ng mahigit 11,000 katao. Sa Guizhou Province naman, inilikas ang mahigit 1,100 katao dahil sa baha. Sa kabuuan, ang mga kalamidad na dulot ng pag-ulan at baha ay nag-iwan ng trahedya sa buong bansa kung saan iba't ibang probinsya ang apektado. Mabalik tayo sa Guangdong Province na itala ang pagkamatay ng 5 katao, maraming nawawalang tao na naganap noong June 17 ayon sa mga autoridad ng emergency management. Ang bayan ng Sichui sa nasabing lalawigan ay nakaranas ng matinding pag-ulan na umaabot sa 369.3 mm sa loob ng 24 oras na nagsanhi ng pagtaas sa antas ng emergency response at pagpapadala ng helicopter
upang mag-evacuate at magbigay ng tulong sa mga apektado. Sa kalapit na Fujian Province, 4 ang namatay at 2 ang nawawala dahil sa malakas na pag-ulan na tinukoy ng Provincial Meteorological Bureau bilang isang extreme event. Ang walang tigil na pag-ulan sa Wuping County sa Fujian mula June 16 ay nagdulot ng pagguho ng 378 na tahanan na humantong sa isang emergency response para sa baha. Sa huling mga araw, tumama ang matinding ulan sa Fujian na nagdulot ng pinsala sa ekonomiya sa halagang 415 milyong yuan. Sa Jiangxi Province, ang malakas na pag-ulan ay tinatayang umabot sa 24 emine mula 8 a.m. Hunyo 16 hanggang 8 a.m. Hunyo 17, kung saan may 288 weather stations sa 56 county ang nag-ulat ng masungit na lagay ng panahon. Sa Chongqing naman, ang matinding ulan ay nagdulot ng pagtaas ng tubig sa 5 ilog ng Wanpuanpuator hanggang Trasimeter. At tila nadagdagan pa ang trahedya na nangyari sa bansang ito dahil sa pagkakolaps ng isang highway sa kanlurang bahagi ng China matapos gumuho ang bahagi ng isang highway bridge sa gitna ng malakas na ulan na nagdulot ng pagkamatay ng hindi bababa sa 12 tao at marami pa ang nawawala. Ito ang ikalawang pangyayari ng ganitong kalunos-lunos na episode sa loob ng mga nakaraang buwan sa rehiyon. Ayon sa state media, halos 12 na bangkay at 7 sasakyan ang narecover habang 1 tao ay nailigtas, ngunit 18 sasakyan at 31 katao pa rin ang hindi panatagpuan. Ang mga larawan ng nasirang tulay na ilabas ng Xinhua ay nagpapakita kung paano ito naputol at ang hamon ng rescue operation para sa mga nawawala. Ang Ministry of Emergency Management ay nagtungo sa site at namahala sa rescue effort na kinasasangkutan ng maraming tauhan, sasakyan at equipment sa ilalim ng utos ni na Xi Jinping at Premier Li Qiang. Ang pagbagsak ng highway bridge ay nagdulot ng pinsala at trahedya sa rehiyon kung saan ang malakas na pag-ulan ay nagpapahirap pa sa sitwasyon at nagdulot ng baha sa karatig na Sichuan Province na nag-iwan naman ng higit sa 30 katao na nawawala. Sa isang bayan sa Silangang China, 5 katao ang nasawi at halos 100 ang nasugatan matapos tamaan ng isang buhawi ayon sa Xinhua News Agency. Ang buhawi ay nagdulot ng malawakang pinsala sa Kaiyuan, Shandong Province, kung saan 2,820 bahay ang nasira. Ang lokal na pamahalaan ay agarang nagtayo ng command center at naglunsad ng mga operasyon sa pagtugon sa krisis. Ang mga video na lumabas sa social media ay nagpapakita ng mapaminsalang buhawi na nagpunit ng mga bubong ng mga bahay at nagbunot ng mga puno. Bagamat hindi ito madalas na nangyayari sa China, ang mga buhawi ay nagdudulot ng malaking pinsala kapag sila ay pumipinsala. Ayon sa mga mananaliksik, ang China ay may average na hindi bababa sa 100 buhawi bawat taon na nagdulot ng pagkalagas ng buhay sa loob ng 50 taon. Sa kabila ng panganib ng buhawi, iba pang bahagi ng bansa ay nakararanas din ng hindi pangkaraniwang panahon. Ang China ay nagsilbing saksi ng mga nagtatagpo at hindi pangkaraniwang klima kung saan ang init at tagtuyot sa hilaga ay nagpapainit habang ang malakas na ulan at matinding pag-ulan sa timog ay nagbubuhos. Ang bansa ay patuloy na nakikipaglaban sa agwat ng climate change at iba't ibang uri ng natural na kalamidad na nagdudulot ng pinsala sa mamamayan at paligid. At kung akala nyo ay puro pag-ulan at bagyo lamang ang nararanasan ng China, diyan kayo nagkakamali dahil sa iba't ibang bahagi ng hilagang China, isang major heat wave ang inaasahan tumama sa kanilang bansa na nagdala ng mataas na temperatura at nag-trigger sa mga weather alerts mula sa pambansang Meteorological Authority ng bansa. Ang heat wave na nagsimula noon pang unang bahagi ng buwan ay nagdulot ng pagtaas ng temperatura sa ilang lugar kung saan ang ilang mga rehiyon ay nagtala ng mga record high na temperatura. Sa coastal province ng Shandong, mas mataas sa karaniwan ang pag-init ng panahon na umabot sa higit 40 degrees Celsius, kasabay ng hindi pangkaraniwang init sa Hebei Province at Xinjiang Region, ayon sa National Meteorological Center. Inaasahan ang lalawak pa ng heat wave sa mga susunod na araw na nagre-resulta sa mga babala mula sa lokal na pamahalaan. Ang mga temperatura sa karamihan ng mga bahagi ng China ay inaasahang tumaas mas higit pa sa normal na nauugnay sa El Niño pattern at sa patuloy na panganib ng pagbabago ng klima.
Sa kabuuan, ang bansa ay nakaranas ng pinakamainit na taon nito noong 2023 na nagmarka ng mataas na temperatura mula noong magsimula ang mga record noong 1961. Ang climate change at iba't ibang natural na kalamidad tulad ng heat waves at pag-ulan sa iba't ibang rehiyon ng China ay nagdudulot ng pagsubok at pag-unawa sa epekto ng klima sa bansa at sa pandaigdigang populasyon. Sa huli, ang pagbaha at pagguho ng lupa ay nagdulot ng malawakang pinsala sa mga infrastruktura, ari-arian at buhay ng mga tao. Ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging handa at pagtugon sa mga natural na kalamidad sa pamamagitan ng masusing pagmamanage ng krisis at sakuna. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng mga hamon at pagsubok na kinakaharap ng China sa aspeto ng kalikasan at kaligtasan ng mamamayan.